tayo ng extra income o money negosyo na pangmatagalan na abot kaya ang puhunan na pwedeng simulan kahit sa harap ng bahay o kahit isang maliit na stall. So dito, kasama po ulit natin si Enjoy Philippines, ang partner ng pamilya sa negosyo, tupad pangarap po ng mga Pilipino. Dito, wala po kayong babayaran na franchise fee dahil ang hangad po ni Enjoy ay makapagbigay ng produkto o sangkap para makapag-umpisa po tayo ng sarili po nating negosyo. Dahil dyan, ang isi-share po naming negosyo idea ay Praise Price Empty. Ito po yung price po yung nasa ibabaw at ang gagamitin po natin dito ay Praise Price Empty ni Enjoy. Ipapakita ko po dito kung gaano siya ka-convenient lutuin at negosyohin. Yung pinakang ilalim po ay drinks po yon. Pero ile-level up po natin dahil milk tea po ni Enjoy yung gagamitin po natin. Pero dito, halimbawa, may iba pa po kayong option kasi pwede rin po kayong gumamit ng mga palamig po ni Enjoy. Madami po kayong flavor na pagpipilian. Kaya depende na po sa atin kung ano po yung gagamitin po natin. Or kung talagang kakaririn po natin ito, pwedeng parehas. Why not, di ba? Para madami pong pagpipilian na babalik-balikan. Kaya panoorin niyo po hanggang huli dahil yung inyo po maaaring katanungan ay nakapaloob na rin po dito sa video. Recipe, procedure, mga kagamitan para makapag-umpisa po tayo ng Praise Price Empty, costing para malaman po natin kung magkano po ang puhunan at posible po nating tubuin. At syempre, saan na po ba tayo pwedeng bumili or umorder ng produkto po ni Enjoy. Kaya let's go! Excited na po akong i-share sa inyo ang negosyong Praise Price Empty! Po ng ating French fries and tea. Bali sa milk tea po natin ay gagamit po tayo ng 22 ounce na baso. Bali ito po yung pang milk tea, ito po yung gagamitin ko kasi kalimitan paper cup po na baso yung ginagamit. Tapos yung lalagyan po ng ating fries, ang size po nito ay 260cc. So mamili na lamang po tayo sa dalawa kung ano po yung gagamitin po natin. Okay? And ganito po ang magiging itsura. Yan, sa kulay ng cup, depende na po sa atin. Ngayon, kailangan po nating butasan ito pong ating paper cup kasi paglalagyan po ng ating straw. So, ang pinakamadaling paraan ay gagamit po ako ng cutter. So, maglalagay lamang po tayo ng cross na kasya po yung straw po natin. Tapos, isiukat po natin si straw. Okay, so kasya na. Ganyan po ang itsura. So, meron na po tayong lalagyan ng ating French fries and tea. So, ito na po yung packaging na ating gagamitin. So, dapat kung nenegosyohin po natin ito, nakaredy na po yung mga gagamitin po natin. Kumbaga, ito pong ating paper cup ay meron na din pong butas. Okay? Alam nyo ba mga katipid tips, sobrang excited po akong i-share sa inyo to kasi napaka-convenient at versatile ng products na ito. Kahit ano pong shape, pwede nyong gawin. Potato cheese balls, pwede rin. Kaya sa mga naghahanap po ng extra income, may re-recommenda ko po sa inyo, ito pong Praise Price ni Enjoy. At sigurado, kikita po kayo dito. Kung sa labas po ng bahay yung pwesto po natin, makakapagtinda pa rin po kayo nito. Ngayon, ating tipid tips, wala po kaming rep. Hindi nyo na po kailangang i-rep to kasi sa room temp lamang po ito. Kahit na mix na po natin, hindi na po natin kailangang ilagay sa rep. Okay? Ito pong isang balot, ang timbang ay 500 grams. Ang kailangan niyang tubig ay 1 litro ng room temp na tubig. Pero dito, 250 grams lamang po yung aking gagawin. At ito pa po ang isa sa maganda sa Praise Price po ni Enjoy kasi hindi niyo po kailangang lahatin na timplahin. Lalo na po kung nag-uumpisa pa po lamang tayo, di ba? Kasi hindi naman po natin agad masasabi dahil nag-uumpisa pa nga lamang, eh meron po agad bibili. So pwede tayong magtimpla ng pakao-kao. Yan, dahil meron pa po tayong tira, sisi lamang po natin ng ayos, lagyan natin ng tape o kaya balutin natin ng cling wrap at pwede rin naman po sa airtight container. At kapag merong bumili o kinabukasan, pwede pa po natin itong gamitin. So, room temp lamang po at hindi na po kailangang i-rep. Sa 250 grams ng Praise Price Mix, maglalagay po tayo ng 500 ml ng tubig at room temp lamang po. So, dapat mineral po yung gagamitin po natin. Yon ay i-mix po natin. Pag nahalo na po natin, ngayon, masahin naman po natin para ma-mix po natin ng ayos.
Ganun lang po kasimple at na-mix na po natin itong dough po ng ating French fries. Ang timbang po nito ay 750 grams. Ngayon, i-divide po natin yan sa 5. Bali, bawat isang timbang ay 150 grams. Pero kung wala naman po tayong gramuhan, pwede naman pong gumamit ng cup. Ang sukat ay 2/3 cup or 2 1/3 cup. Pero mas maganda po talaga kung gramuhan po yung gagamitin po natin. Para saktong-sakto po ang suka. Bibilugin naman po. So, kailangan po natin ng isang lagayan para maayos po ang dough po ng ating French fries. Ayan, nagawa na po natin yung ating dough at ang shelf life po nito ay 4 oras po lamang. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, kung tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang, hindi po natin kailangan na timplahin po lahat. Kasi meron po tayong single servings na tinatawag. 50 grams po yung French fries mix at lalagyan lamang po ng 100 ml ng room temp na tubig. Or kung talagang sasabihin nyo, paano po yan at itipid tips, baka naman matagalan po kami sa paghilos. Ang isang pwede doon, balut-balutin po natin ng tig 50 grams yung ating French fries and mix. Tapos, ilagay lamang po natin sa airtight container at kapag meron pong bibili, lalagyan na lang po natin ng 100 ml na tubig. So, kung gamay na naman po natin yung ating customer, pwedeng gawin na po natin yung ating dough kasi 4 hours naman po ang itatagal niya. Sa loob naman po siguro ng 4 oras, meron na pong nakabili sa inyo. Tapos, sa magtatanong pa rin at itipid tips, pwede pa siyang ilagay sa ref. Pwede naman po siya, kaya lang 4 hours din po yung itatagal niya. At bago po ilagay sa ref, kailangan nakakat na po itong ating dough at paghihiwa-hiwalayin po natin sa lalagyan. Okay na po tayo sa shelf life. Ngayon ay lulutuin naman po natin. Bago pala muna tayo magluto, ipapakita ko po muna sa inyo ang potato fries cutter ni Enjoy. Bukod sa pwede na po nating ipangkat ng ating French fries, pwede rin po nating gamitin sa pang-squeeze ng lemon, ng garlic, pwede rin po sa boiled potatoes, fruits, and vegetable. Kasi ito pong potato fries cutter ni Enjoy ay matibay at gawa po sa stainless. Kaya kita nyo po talaga yung tibay po ng pagkakagawa. Okay, so totoo na to, magluluto na po tayo. Gagamit po tayo ng kawali, kahit ano pong pan, pwede nyo pong gamitin. Pero halimbawa kung talagang kakaririn po natin ang pagninegosyo ng French fries and tea, meron po si Enjoy ng electric fryer. So, mag-inquire lamang po kayo sa kanila. Maglagay na po tayo ng oil. Dito mga katipid tips, hindi nyo po kailangan ng madaming oil para makapag-prito po kayo ng French fries po ni Enjoy. Kasi kahit kaunti lamang po yun, malutong pa rin po yung fries po natin. Medyo mainit na po yung ating kawali at maglalagay na po tayo ng ating French fries. So gagamitin na po natin itong ating potato fries cutter. Meron po yung 19 na butas kaya yung lalabas dito ay bilang na bilang po natin. Nailagay na po natin, i-flat lamang po natin itong ating fries dough. Ganan ang kalalabasan. At ngayon, ipe-press po natin dito sa pan po natin. Kailangan ipe-press po natin to ng 2 kamay para maganda po ang labas po ng ating fries. Okay? So dito mga katipid tips, bago nyo po ilagay itong ating French fries, hindi po kailangan ng kulong-kulo po yung ating mantika para hindi po siya magdikit-dikit. Tapos yung paghiwa-hiwalay po natin, dahan-dahan lamang po para po hindi magputol-putol, okay? Lutuin lamang po natin yan sa 175 Celsius kung meron po kayong thermometer. At kung wala naman po, kailangan ay alalay po lamang at mahina lamang po yung apoy. Tapos, maluluto po yan ng 2 to 3 minutes or sa tingin po natin na medyo brown na kasi hindi naman po natin masabi na pare-parehas po ang lakas po ng apoy po natin. So, ganun lang po kasimple, lutuin ang French fries po ni Enjoy, okay? Okay? Kapag medyo brown na, pwede na po nating hanguin. So, ayan ang ating fries. Okay, so ito na po yung first batch ng ating fries. Lutuin pa po natin yung natitira.
i-flat, then i-squeeze. So, luto na po yung ating fresh fries at habang niluluto po ito mga katipid tips, maaamoy nyo po talaga yung fresh fries po natin, nakakagutom. At ngayon, iset aside lamang po natin ito at maggagawa naman po tayo ng ating beef powdered mix. At meron po tayong apat na flavor, meron cheese, barbecue, wasabi, meron ding chili cheese. Dito pa rin po sa packaging, meron pa rin pong paraan kung paano siya titimplahin. Ang timbang po nito ay 250 grams at i-dissolve po sa 3 cups po ng hot water. Pero kung tayo po ay nag-umpisa pa po lamang, pwede naman po tayo magtimpla ng 1 serving. Kailangan po natin ng 1 tablespoon ng beef powder, maglagay ng 3 tablespoon ng hot water. I-mix lamang po natin. Hanggang sa matunaw, ito pong powdered mix. Habang lumalamig, mas lalapot po yung sauce po natin. At yung shelf life po nito, 1 day po lamang. Kaya mas advisable kung tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang, mag-mix po muna tayo ng pakaukaunti hanggang ginagamay po natin yung customer po natin. Yung pagtitimpla po ng ibang flavor, pare-parehas lamang po. Ito pong mga na-open natin, isisi lamang po natin ito ng ayos or ilalagay po natin sa airtight container para hindi po sisingaw, okay? Dahil nakaluto na po tayo ng ating fresh fries, ng ating dip sauce, ngayon magtitimpla naman po tayo ng milk tea po natin. Bali, apat na flavor po ang i-share ko sa inyo. Pero dito, madami pa pong flavors si Enjoy na pwede nyo pong pagpilian. Ngayon ay magluto naman po tayo ng ating tapioca pearl. Una ay magpakulo po muna tayo ng 6 na litro ng tubig. Pag kumukulo na, pwede na po nating ilagay ang 1 kilo ng tapioca pearl. Pero pwede rin naman kalahati lang po yung lutuin po ninyo. Tapos hahatiin nyo lamang po yung ating tubig. Hindi naman po kayo mahihirapan dahil may instruction po dito si Enjoy. Tapos yung matitira ay babalutin lamang po natin ng ayos. Nilagay ko siya sa 1 mangkok tapos pinaghiwa-hiwalay ko ng dahan-dahan para mas mabilis maluto. Kasi medyo buo-buo siya kapag bagong bukas. Lulutuin po natin sa 30 minutes sa mahinang apoy. Okay, after 30 minutes, ito na po ang ating tapioca pearl. Ngayon ay patayin naman po natin yung apoy at ire-rest po natin dito ng 30 minutes. Magluluto naman po tayo ng ating caramelized sugar at gagamit tayo ng 500 grams ng brown sugar at 500 ml ng tubig. So, haluin lamang po natin. After 8 to 10 minutes, okay na po itong ating caramelized sugar at balikan na po natin yung ating tapioca pearl. So, gagamit po tayo ng salaan dahil huhugasan po natin itong ating tapioca pearl. Ilagay na po natin itong ating caramelized sugar. Dahil luto na po itong ating tapioca pearl, iset aside lamang po natin. So dito ay gagamit po ako ng cream cheese. Ito po yung pang-walling para mas pina-level up po natin yung ating milk tea. So magtimpla po muna tayo. 5 baso po yung lalagyan natin ng cream cheese. Kada 1 baso, 2 tablespoon po yung gagamitin po natin. So kailangan po natin ng 10 tablespoon. At kailangan din po natin ng 10 tablespoon ng malamig na tubig. Bali, ang sukat po natin ay 1:1. Tapos, i-mix lamang po natin hanggang sa lumapot. Set aside na po natin to at magtitimpla na po tayo ng ating milk tea. Kailangan po natin ng shaker para mas mabilis yung pagtitimpla po ng ating milk tea. At ang sukat po ay 12 oz. Dahil hanggang dito lamang po ang sukat ng ating milk tea.
Ito, hindi na po tayo gagamit ng tea dahil milk tea po ni Enjoy ay lasa na din po itong tea. Pero kung itatanong nyo kung pwede pa rin po kayong gumamit ng tea, syempre pwedeng-pwede po yun. So dahil favorite ko ang red velvet, ito po yung inuna natin. Kailangan lamang po natin dito ng 2 tablespoons. Susukat po ng ating flavor ay pare-parehas lamang po. Kapag na-shake na, kuhanin ang baso. So, naglagay po ako ng tanda para hindi po lalampas yung cream cheese po natin. Okay, so tanggalin muna at pahidan po natin ng cream cheese sa gilid. Kapag okay na, 1/4 cup ng tapioca pearl. Maglagay ng 3 pieces ng cube ice. At ready na natin ilagay ito pong ating red velvet milk tea. Ilagay itong ating cup sa ibabaw. Wow! So, lagyan natin ng 19 pieces. Or kaya naman, pwede nyong timbangin, approximately 100 grams po ito. Maglalagay naman po tayo ng ating dip sauce. And kapag kakainin na po nila, pwedeng ilagay na po natin sa ibabaw. Pero kung hindi naman, kailangan po natin ng sauce cup. Bali, mura lamang naman po ang puhunan po dito. So, para sa akin, kung ako tatanin nyo, para mas maganda rin kung merong sauce cup. Kasi yung iba, ayaw nang kasama na dito. Kasi ang gusto, isinasawsaw lang para meron pong option. Tapos, kapag take out, meron pong nabibili na plastic. Meron single at meron pong double. Itong sauce cup, pwede natin ilagay sa gilid. Pwede rin naman pong isingit na natin dito sa ibabaw. So, kompleto na po ang French fries and tea po natin. Tapos yung susunod, ganun lang din po yung gagawin po natin. Fresh fries and tea at ganito na po yung presentasyon niya. Kasi ang concept po nito, kapag binili na po natin ito, ganito po siya ka-convenient. Habang naglalakad po tayo, pwede po tayong uminom, pwede po tayong kumain ng fries, tapos yung dip sauce po natin, nasa ibabaw na, ganito po yung idea ng business pong ito. Pero kung magre-request po sila ng nakabukod ang sauce, dapat meron na po kayong naka-ready na sauce cup para kompleto po yung ating packaging. Parang bagay din po ditong itawag yung gosi. Para siyang complete merienda to go. Tapos, diretso sipsip na. At ngayon, titikman na po natin ito para magka-idea na po tayo at excited na po talaga akong tikman ito pong French fries ni Enjoy. Ngayon, napatunayan ko na mga katipid tips na kahit abutin ng 2 oras, eh hindi pa rin po sagi ito pong French fries. Kasi alam nyo ba, medyo natagalan po talaga ako. Gawa pa tayo ng dip sauce, nagawa pa tayo ng milk tea, tapos nagbibidyo pa po tayo. Hanggang ngayon, ito pa rin po ang French fries po natin, diba? Ito na po yung katunayan. Tapos, malutong pa rin po ito. Kapag hinati na po natin yan, makikita nyo yung loob po ng French fries po natin. So, ngayon, ito na. Malutong pa rin ito, mga katipid tips, ha? Kahit natagalan po ako. Alam nyo ba yung kahit wala pa tayong dip sauce, pero masarap na itong ating fries. Pwedeng-pwede siyang kainin kahit plain. Ha? Ano yung? Sarap niyo po ba? Yung labas po nito, malutong mga katipid tips. Tapos yung loob, malambot. Pero syempre, depende pa rin po ito sa pagluluto po natin. Kapag na-overcook po yung luto natin, magiging malutong po lahat ito. Pero kung tama naman po yung pagkakaluto natin, malutong yung labas, pero yung loob malambot. Ito pong ating pagkakalutong ito, perfect na perfect po yun. Kasi makikita nyo po talaga dito yung pinakang loob. Ayan, kung napapansin nyo, yung labas medyo yellow, tapos yung loob puti. So, ayun yung sinasabi kong magandang pagkakaluto nito pong ating French fries. Ngayon, tikman naman po natin yung pinakang dip sauce po natin. Unahin po natin itong cheese. Ngayon, malapot na yung sauce natin kasi lumamig na. Ang cheesy nito mga katipid tips, masarap, bagay na bagay dito. Tapos, meron din po silang spicy na cheese.
mas dark yung kulay niya kumpara po dun sa cheese. Spicy nga. Pero masarap. Nahilig po talaga ako sa maanghang. Pero ang sarap nito mga katipid tips, panalo. Tapos, yung wasabi po natin. At ang isa pa po doon, wala po talaga akong masabi. Ang sasarap ng sauce. So, pagkagat pa lamang po natin dito, malalasahan nyo na kaagad yung anghang, pero masarap. Yan, sa maihilig sa maanghang, sigurado magugustuhan nyo po ito. And yung barbecue naman po natin, yung pinakalas. Ang sarap ng barbecue, mga katipid chips. Barbecue talaga. Pakinig nyo, ang luto. Dito po sa ating apat na flavor ng sauce, wala po akong masabi kasi masarap po lahat. Walang halong biro po yon. Mag-milk tea naman po tayo. So, dahil paborito ko ang red velvet, ito na po yung uunahin natin. Sarap. Yun po ba mga katipid tips, ang isa sa pinakagusto ko sa milk tea po ni Enjoy, bukod sa masarap na, eh yung pag naglagay po tayo ng cream cheese, kahit natagalan po ako dahil nagbibidyo nga, tapos nag-picture-picture pa, pero hanggang ngayon, dito pa rin po sa tagiliran yung cream cheese, hindi siya nawawala. Ang isa pa nga sa pinagtataka ko dito, kahit hindi po tayo naglagay ng tea, pero lasa pa rin po milk tea itong ginawa po natin. So wala pa rin kupas yung red velvet po natin, bet na bet ko pa rin. At may bago po sila yung dalgona, hindi ko pa po ito natitikman, so tikman na rin po natin. Sarap. Kung mahihilig po kayo sa kape na tulad ko, sigurado magugustuhan niyo po ito. Kasi may malalasa po tayo ditong kape at gatas. Parang ang creamy. Masarap. All in all mga katipid tips, mairi-recommenda ko po sa inyo kasi napakagandang business po nito. Basta enjoy po yung kasama nyo sa negosyo, hindi po kayo mahihirapan. Kasi sa lahat po ng produkto po ni Enjoy, meron na pong nakalagay kung paano gawin, kung paano po lulutuin. Basta uunawain lamang po natin kung paano po gagawin o kung paano po natin lulutuin. At ang pinakamahalaga po dito, lahat po ng produkto ni Enjoy ay ligtas dahil aprobado po ng DFAD, halal accredited with vitamin A, C, iron, and iodine. At alam niyo po ba kung gano'n nakatagal ang Enjoy? Higit 2 dekada na po silang nakakapagbigay ng makabago at kalidad na produkto. Kaya sigurado, satisfied po kayo sa produkto po ni Enjoy. At ngayon, saan nga po ba tayo pwedeng umorder ng mga produkto po ni Enjoy? Sa description box, ilalagay po natin. Pwede po kayong umorder online, pwede po sa Shopee, at pwede rin po sa Lazada. Pwede rin po kayong mag-message sa FB page po ni Enjoy para mas maituro po sa inyo kung saan po kayo pwedeng bumili na mas malapit po sa lugar po ninyo. Okay? Yung bigyan ko naman po kayo ng idea kung magkano po ang posibleng puhunan para makapag-umpisa po ng Fresh Fries and Tea kung medyo gipit po tayo sa budget. Hali ito po ay sa online kung kinuha yung presyo. Kay Enjoy meron pong bundle kit sa halagang 755. Yung atin pong price halagang 849. Meron na pong fries at meron na din pong potato cutter. Syempre, meron na din pong kasamang sauce. Sa kagamitan naman po natin, acrylic shaker, 22-ounce na baso, straw, paper bowl, and take-out na plastic, powder scooper at powder container. Sa halagang 2,384, makakabili na po kayo lahat ng akin pong nabanggit. Pero, saktuhin na po natin 3,000 pesos. Kasi kung o-order po tayo online, pambayad po sa shipping fee. At kung sa malapit naman po na pamaylihan sa atin tayo bibili para po sa pangpamasahe po natin. Tapos yung iba, pambili po natin ng oil at saka yelo. At sa halagang 3,000 pesos mga katipid tips, pwede na po tayo makapag-umpisa ng Fresh Fries and Tea. Tapos kapag kumikita na po tayo, pwedeng magdagdag na po tayo ng ibang flavor po ng milk tea para madami pong pagpipilian.
So ngayon, magko-costing naman po tayo para magka-idea na po tayo magkano nga po ba ang puhunan kada isang baso po ng ating praise price and tea. Tignan po natin yung costing sa praise price po natin. Halito pong 500 grams, 94 pesos. Pero dahil 1/4 lamang po yung niluto natin or 250 grams, lalabasan na lang po nun ay 47 pesos. Lagay po tayo ng tubig, 0.7. Sa oil at gas po natin, pagsamahin na, sabihin na lang po natin na 10 pesos kasi 1/4 lamang naman po yung niluto po natin. Tapos, hindi po natin kailangan ng malakas na apoy para maluto po yung praise price po natin. Kaya ang total ng puhunan ay 57.7. Ngayon, i-divide po natin sa 5 servings na ginawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 11.54 po ang puhunan sa price po natin. Ngayon, mag-plus na din po tayo ng paper bound na paglalagyan po natin, 1.3. Bali, ang 50 pieces ay 65 pesos. Kaya ang total ng puhunan sa price po natin ay 12.84. Ngayon, sa deep powder mix naman po tayo. Ang presyo po nito ay 94 pesos at 250 grams. Tutuusin ko po ito sa first servings. Kung nakita nyo po kanina, 1 tablespoon po ang inilagay ko. At nung tinimbang ko po yun, ang kinalabasan ay 7.4 grams. At ngayon, yung 250 grams na timbang po nito, i-divide po natin yung 7.4 grams para malaman po natin kung ilang tablespoon po ang makukuha po dito. At ang kalalabasan po nun ay 33.78 po. At ngayon, para malaman naman po natin kung magkano po ang presyo kada isang kutsara, yung 94 pesos na presyo po nito, i-divide po natin sa 33.78. At ang kalalabasan po nun ay 2.78 po ang puhunan kada isang kutsara. Ngayon, yung tinimpla po nating isang servings, medyo madami po yun at dalawang order po ang mapapaglagyan po natin nun. Bali, i-divide po natin sa dalawa at ang kalalabasan po nun ay 1.39 po ang puhunan kada isang order po ng sauce. Mag-plus na din po tayo ng 0.8 para sa sauce cup. Then, may kasama na din pong takip yun. Bali, ang presyo po nito ay 80 pesos po ang 100 pieces. Kaya ang total po dito sa sauce natin ay 2.19. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung milk tea po natin. Kung natatandaan nyo, apat na flavor po yung ginawa po natin pero tutuusin na lang po natin sa isang flavor para hindi lang po ganun kahaba yung video po natin. Dahil paborito ko po ang red velvet, ito na po yung i-costing po natin, okay? Ang timbang po nito ay 500 grams. Ngayon, i-divide po natin sa 22.5 grams or 2 tablespoon. At ang kalalabasan po nun ay makakakuha po tayo dito ng 22.22. Ngayon, ang presyo po nito sa online ay 112 pesos. I-divide po natin sa 22.22 para malaman po natin kung magkano ang puhunan kada 2 tablespoon. At ang kalalabasan po nun ay 5.04 po ang puhunan kada 2 tablespoon. Sa cream cheese naman po tayo, bali 500 grams po ang isang balot. I-divide po natin sa 2 tablespoon or 16.6 gram. At ang kalalabasan po nun ay makakakuha po tayo ng 30.12. Ngayon, para malaman naman po natin kung magkano po ang puhunan kada 2 tablespoon, yung presyo po sa online na 252, i-divide po natin sa 30.12. At ang kalalabasan po nun ay 8.36 po ang puhunan kada 2 tablespoon. Tapioca pearl naman po natin, 1/4 cup po yung ginamit po natin, 3.62. Yellow, 0.40. Sa baso po natin, 2.70. And straw, 0.40. At sa plastic na pan-take out po natin, sabihin na lang po natin na piso, pero labis-labis pa po yun. And ngayon, natuos na po lahat natin yung nagamit. Pag-plus-plusin po natin. At ang kalalabasan po nun ay 36.55 po ang puhunan kada isang praise price and tip po ng isang baso. Ngayon, sabihin na po natin na 37 pesos para may puhunan po tayo na 0.45 kasi isang baso lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. Ngayon, ang pagpepresyo pa rin po ng ating praise price and tea na isang baso, depende pa rin po sa atin. Basta mahalaga po doon, magko-costing po tayo at binigyan ko po kayo ng idea kung papaano po natin i-costing yung produkto po natin. Pero ako, may sasuggest ko pong presyo sa inyo, pwede po natin itong event
kumanta ng 70 pesos. Para sa akin, hindi po sila malulugi doon. Kasi yung price po natin, hindi po natin tinipid. Kasi kung makikita nyo naman ang dami ng servings, meron pang dip sauce. Tapos, yung milk tea po natin, ni-level up kasi meron na din pong cream cheese. Yan. Meron na din pong tapioca pearl na hindi po tinipid. Kaya sa halagang 70 pesos, sulit na sulit po dito mga katipid tips. At sigurado, babalik-balikan po kayo ng inyong customer. Basta aalagaan nyo lamang po yung produkto po natin. Sa 70 pesos po na bentahan, i-minus po natin yung puhunan na 37 pesos. At posible po tayong tumubo ng 33 pesos kada isang baso. Ngayon, para magkaroon lamang po tayo ng idea kung gagawin po natin itong extra income at magka-idea po kayo kung magkano po ang mapapagbilhan, ipagpalagay na lamang po natin dahil tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang. Nabenta po tayo ng 20 pieces na cup sa isang araw. Para sa akin mga katipid tips, mahina po yung 20 pieces. Kasi alam naman po natin kapag tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang, kumbaga curious po yung tao sa atin kung ano po yung itinitinda natin, kung ano nga bang lasa nung itinitinda po natin, kaya siguradong bibili po sa inyo. Ngayon, kapag nag-umpisa na po tayo sa pagtitinda ng ating fresh fries and tea, ipakita na po natin yung the best na pagtitinda po natin. Kailangan magdoble effort po tayo para yung nakabili po sa atin, tayo po ay babalik-balikan. Kaya sigurado, araw-araw, hindi po kayo mawawala ng customer. Ngayon, ipagpalagay na lamang po natin dahil tayo po ay nag-umpisa pa po lamang. Yung 33 pesos na tubo kada isang baso, i-times po natin sa 20 at posible po tayong tumubo ng 660 pesos a day sa 20 cups lamang po yon. At kung tayo po ay tuloy-tuloy, sa loob po ng isang buwan, posible po tayong tumubo ng 19,800 pesos. Ngayon, dahil ginalingan po natin, kinarir po natin ang pagtitinda ng price and tea at nadodoble na po natin, nakaka 40 cups na po tayo a day, posible na po tayo doon tumubo ng 1,320 pesos a day lamang po yon. At sa loob po ng isang buwan, posible na po tayong tumubo ng 39,600 pesos. And para sa akin, hindi po imposible. Nakitain po natin yung ganung halaga. Basta inilagaan po natin, kinarir po natin, consistent po tayo. Kumbaga, minahal po natin yung produkto po natin. At kapag nangyari po yon, hindi po imposible na mas higit pa po doon ang posible po nating tubuin. Pwedeng mas madoble pa po natin. Basta po sasamahan ng sipag, tiyaga at diskarte. Bago po magtapos ang video na ito, magpapasalamat po muli ako kay Enjoy Philippines sa pagbibigay po sa atin ng chance para ma-share ko po sa inyo yung kanila pong negosyo idea. Para makatulong po sa mga naghahanap po ng extra income or yung kanila pong maninegosyo kahit sa harap lang po ng ating bahay. At bago po ulit magtapos ang video na ito, bumabati po kami ni Enjoy Philippines ng advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana kung kayo po ay naghahanap ng maninegosyo, eh huwag nyo pong kalilimutan ang mga produkto po ni Enjoy. Kasi madaming madami po kayong pagpipilian na pwede nyo pong negosyohin kahit sa harap lang po ng ating bahay or kahit isang maliit po na stall. Kasi doon naman po talaga nag-uumpisa yon, sa maliit hanggang papalaki. Okay? Abangan nyo po ulit yung ating sunod na negosyo idea na siguradong magugustuhan nyo po yon. So that's it mga katipid tips at kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Marami pong salamat! Bye-bye! Enjoy mga nika! Enjoy! Enjoy!